Marami na kami sa kwentong ito ng buhay niya. Ano, siguro ang isang maganda rin ipaliwanag ko sa kanila is, why do you love your wife so much ng ganito? Ganito katindi. Yeah. Actually, alam ng mga bata yan. Palagi kong pinapaliwanag sa kanila yan. Na every time you see me crying, sabi ko lalo doon sa punso ko, anak, this is not weakness. Your father is not a weak man. I'm crying because I love your mother that much. I love her so much. Tapos pag sinabi ko na yun, makikita mo na yun, nangingilid-ngilid na yung luha ng mga bata. And I-expect ko sa kanila na, that is love. Minsan, nakakaramdam tayo ng mga most painful things sa buhay natin kasi marunong tayo magmahal. Kasunod nung love yung attachment, pinapaliwanag ko sa kanila. So yung attachment na yun yung mabigat. So yun ang pinakamahirap gawin. How will you disattach yourself to that love? Mm-hmm. And you cannot do that. That's impossible. Once you felt real love in your life, that's it. There's no turning back to that love. But not all couples love each other this much. Iba eh. Iba yung pagmamahal mo sa asawa mo. I don't know. Ano kasi kami, mag-best friend kasi kami yung dalawa. Kumbaga, soulmates, no? Maybe, pwede, no? Oo, pwede. She's my twin flame. Yeah. Something like that. So, nagkakaintindihan kami sa lahat ng bagay. So, kung saan ako masaya, kasama ko siya doon sa kasiyahan. Pag masaya siya, kasama niya ako doon siya. Sorry. Doon sa kasiyahan. Wala kaming moment na meron kaming kanya-kanyang fan. So, yung fan ko, fan din niya. Yung fan niya, fan ko din. So, meron kaming ganong klaseng factor sa buhay namin. So, walang moment na nagkaroon kami ng separation.